Today, we're going to interview Jeepney Jaytee. Nurse by profession but turned into a food truck entrepreneur. I'm Jamie Banores. I'm 43 years old. I was born here in the Philippines. I migrated to Canada when I was 28. At first, I was a registered nurse up until 2015. And then when I got a promotion to become a director of care, I opted to start my business kasi ako, I'm dyslexic. Ako, I'm poor in paperwork, but I'm good in action. I can extract fluid from the lungs, from the heart, and I can insert needles through your jugular veins and everything. Pero paperwork, I don't like it. So nung I have no other choice na maging director, ayoko talaga. So I opted to start my food truck. Yun. And it started in 2015 up until 2022 nung October. Pero tuloy-tuloy pa rin. So this is my 8th season na. Yeah. Clarify ko lang, you started your food truck, you left your nursing. Yeah. Oh, okay. Ano yun, it was quite scary because at that time I just bought a house. Mm. Pero there was may lack of quality Filipino food at that time dun sa city ko, sa Edmonton. And lumaki kasi ako sa, ano, lagi ko sinasabi to kasi I'm a TV host as well. Parang yung morning show namin doon. Yung mga pagkain, habang lumalaki kami, high quality Filipino food talaga yung magaling magluto yung nanay ko. Mm-hmm. And then pag kumakain ako doon, with respect naman doon sa mga restaurant owners there, hindi makuha yung panlasa mo. Oo. So nung nag-start ako kasi I used to drive a van. Yung kasi yun lang yung kaya ko ma-afford dati. Pagka break time ko, nagtitinda ako ng mga lutong ulam. Mm-hmm. Sa likod ng sasakyan ko. Pag break time ko, binubuksan ko yung cooler, doon ako nagbebenta. Tapos, lumaki yung clientele ko. Mm-hmm. Hanggang sa parang nakikilala na doon sa area ko, sa west side, na masarap nga daw akong magluto. Kaya medyo tinuloy-tuloy ko na sa food truck. Yeah. So you started nga sa food na, pero ilan muna yung, ilang variants ang niluluto mo muna that time, nung nag-start ka? Nung nag-start ako, at ano yung pinakamabili? Ang pinakamabili ko, as a food truck, o nung mga pamulit siya? Let's start to the food truck. As a food truck, sisik tacos, sisik fries. Ay, sorry again. Start tayo dun sa nag-start ka talaga, yung laing. Sa back. Yeah. Sa laing. Sa likod ng van ko, okay. Laing lang. Laing lang? Laing lang, pero... Oo, laing. Doon ako nakilala sa laing. Tapos, meron akong kaldereta, tapos pansit. Yung pansit na, alam mo yung parang pansit. Leftover na pansit, ginagawa ko, nilalagay ko sa spring roll wrap. Mm. Tapos, piniprito ko. Oo. Pwede yun, pala yun. Masarap siya, para siyang pansit kabab na hindi mo na siya kailangan i-ganon-ganon lang. Kasi lalagyan, pagkakagatin mo, lalagyan mo ng, lalagyan mo siya ng suka. Yeah, yun parang Vietnamese style. Pero, instead of the, yung vermicelli rice na noodles, yung pansit canton yung nasa loob. Medyo playful ako sa ganun. How much siya naging mga food? I would like to think na reasonable yung price ko, pero kasi sa quality ng pagkain ko, pero kumpara sa ibang food truck, medyo nasa expensive side ako, pero yung quality kasi hindi mo matatawaran. Like for example, yung isang dish ko na ganito would cost $8 sa iba, $15 sa akin. Oo, pero sa lasa, Ang tao kasi pumipila sa akin 4 oras hanggang 5 oras eh. That's kahit mag-snow, kahit mag-ulan, hindi nila ako iniiwan. Nandun yung sa page ko. Okay. So let's talk about diba? Na let's talk about na the food truck. Yeah. Sa, na, yung kanina nga na-mention mo, ano yung mga best sellers mo?
bestsellers ko sa food truck, sisig taco, sisig fries, cheesy bistek shawarma. Featured yun ni Jessica Soho, cheesy bistek shawarma. Mas, yun yung tatlong talagang ano ko. Tapos yung Ubi Madness Burger. It was voted 4-time best burger in Edmonton. Kaya ako naging best food truck na like 5 consecutive times because of that. How much burger ko, it cost about $14 with a drink. Yeah. Canadian dollars yun. So, ano yung sikreto nung burger na to at naging very famous siya? Kasi ganito yan. Di ba pandesal? Mm-hmm. Laging ano ng Pilipino yan sa breakfast, di ba? Yung Ube Madness Burger ko, ano yun siya? Ube pandesal na nasa bun. Mm-hmm. Malambot yan, malasa yan. Yung patty ko, hindi siya kasi lahat sa akin homemade eh. Lahat, pati yung mga sauces ko, na yung alindog sauce, meron ako mga calamansi, aioli sauce, tapos yung, ano, yung, pati yung mga suka ko, lahat yun homemade. Mm-hmm. Yeah. May, ano ako, yun ang aking mga panlaban ba? Sikreto. Kasi, may mga taong naglilihi at the middle of the night, tatawagan ako ng husband kung pwedeng pumick up ng yung alindog sauce, ganun. May mga ibang tao na pag they travel from, kasi sa Edmonton ako eh, Central Canada yun. I mean not Central, nasa Western Canada yun, pero malapit sa Central. From Vancouver, merong dadayo sa akin. From Montreal, merong dadayo sa akin. Kaya nakaka-happy, nakakatuwa. Speaking of ano, sabi mo kasi it's homemade. Hindi ka ba nahihirapan mag-source out ng mga ingredients sa kailangan mo? Kasi, di ba nga, like laing, which is one of the best sellers din. So, paano ka nagsusource out ng mga ingredients sa kinakailangan mo sa food truck? Meron kaming, Asian store. Isang pinakamalaking Asian store all throughout Canada. It's called Black Supermarket. And I'm their poster boy. I'm a registered nurse by profession, and hindi ako. Kaya nga nung naging ano ko na the only food truck in entire Canada listed in Canada's top restaurants. Medyo madaming tumaas yung kilay ng mga chef. Kasi I'm not a chef. Tsaka pagka kunyari nagluluto ako sa TV and they address me as chef, lagi ko silang kinokorek. Kasi, ano yun eh, pinaghirapan nila yun eh. May mga terminologies na hindi ko alam. Isa lang ako, parang home cook, I address myself as a home cook. Home trained. Paano naman mo lang? Yeah. Pero compared sa aming tatlo magkakapatid, ako yung may pinaka-poor sa pagluluto, skill sa pagluluto. Yung dalawa, pag yan ang nagluto, panalo yan. Yeah. Kaya nasabi ko nga ngayon, that's why I'm working very hard to get them over to Canada. Kasi ako nga, I took Canada by storm sa pagluluto ko. What more kung kasama ko yung dalawang kapatid ko. Alright, Lani. Ah, here in the Philippines? Alam mo, lumikot ang isip ko nung dumilibot ako dun sa bahay ng kapatid ko. Sa BF. Oo. Yeah. Kaya nga eh. Tapos may nakausap ako na gusto kong mag-ganon eh. Tapos, medyo, pag ako nagla-live sa Facebook Live, marami din ako mga followers na taga-Philippines. And I kid you not, parang minsan, nakakatuwa. Pag nasa SM ako, they approach me, uy, pinapanood kita, uy, yung ganun. Tapos meron pang vacationista from Australia na kasabay kong umuwi 2 years ago na nakilala niya ako because of doon sa food truck na pinifeature din kasi ako doon sa Australia. Kaya parang, may mga taong nakakaalam naman kung about my business dito sa ano. So parang gusto kong dalhin. Tamang-tama na dito yung dalawang kapatid ko na ano. Ay, alam mo, gustong may kung magkakaroon ako ng pagkakataon na kayo mga nakadalo dito, ikaw for sure, pag bumalik ako sa Disyembre, I would like to cook a little bit something for this group. Yeah. Well, you take for what? Questions. Man! Okay, business-wise, yeah. Is it okay for you to disclose? Actually, very, ano na yan. Yeah. Okay lang kung portable ka naman sa akin. So, yung startup mo,
Okay. Sa business na to, I'm sure, nabawi mo na. So, yun. Ang startup ko noon, that was 2015, gawangan ng ako ay nurse, hindi rin ako technician, hindi rin ako mekaniko. Hindi ako marunong mag-fix ng mga oven. I opted to get yung brand new lahat. So medyo nasa upper bracket yung cost ng truck ko. Ang nangyari nun, you can start a food truck sa 75,000 to 80,000 at that time, pero sa akin umabot na ako ng 120 noon. $120,000. Because of lahat bago. Kasi talagang hindi mo ako maasahan. Paglutuin mo ako buong araw, huwag mo akong hindi ko kaya mag-repair ng mga ingredients. Hindi ng mga ng mga deep fryer. Pero ngayon, actually, parang natututo na ako ng konti. Pero at that time, wala. Kasi RN ako, parang wala akong alam sa ganun. So, how many branches ulit do you have? Isa lang. Yeah. Pero how do you maintain yung quality? Ay, ang yabang ko ay dinadaan ko sa pagkain. Okay. I would like to think I'm a very parang personable na tao. Pero yung yabang ko, nilalabas ko siya sa pagkain eh. And when I tell you, I will blow your mind. Lagi ko sinasabi yun. Kung natatandaan mo, nanonood ka ng live ko minsan, lagi ko sinasabi, kung hindi ka masasayahan sa lulutuin ko para sa'yo, isosoli ko ang bayad mo twice. Di ba lagi ko sinasabi yun sa mga live ko? Kasi like may yung Ilocos empanada, yung mga... Oo, lahat yun inaaral ko. Ilocano mo. Local namin sa prophecy. Ano siya eh, parang fusion. Like meron akong bopis rings, like bopis na nasa onion rings. Tapos meron, yun nga yung cheesy bistek shawarma. Tapos meron akong mga, I'm very playful, sisig pierogies, ganun. Lahat yung nakoconceptualize ko pag nagda-drive ako. Pag you change the menu often? Yeah, every 2 weeks. Nag-iisip ako kung ano kung yung... Yeah, ang lagi. Kasi pag inalis kong sisig taco, sisig fries, at cheesy bistek shawarma, at saka yung aking cheesy burger lumpia, inaaway ako ng tao. So, yun ang main stage. No? Yeah. Carioca loca. May carioca ako. I call it carioca loca. So, nag-start ka mag-isa, I'm sure. Yeah. So, ang staff mo, ang ibang staff mo, saan mo sila nakuha? Ang mga staff ko dati, may kaklase yung kapatid ko, si Mark, yung asawa ni Kenny, na restaurant owner sila dati dito sa Pilipinas. Tapos nag-migrate sila sa Canada. Tapos nung si JR yun, tsaka si John. Tapos nung nag-start ako ng food truck, kasi business-wise, sila yung hindi ako nagagalit. Mahirap ako magalit. Sila yung stricto. Sila yung, oy, you don't need to be friends with your staff. Kailangan nila ng manager, ganito yun. So, yung helper ko sila at the same time, taga-tame ng tao. Kasi ako, boss, sorry, I'm late. Okay. Ganun lang kasi ako. Mahirap akong magalit. Pero ngayon, natututo na ako ng konti. After 8 years. Medyo soft ako pagdating sa ganun kasi naalagaan ko talaga ang mga staff ko. And I hope naiintindihan nila. Lagi naman sinasabi na ako yung... the best boss, lagi ko na-ano sa kanila yan. Pero, yun nga, medyo soft ako pagdating sa ganun. So, kailangan, nag-start kami ng apat. Ngayon, I have 16 employees. Last few questions. Okay. Tayo, kain na muna, and then, yung mga mag-one-on-one. Ako, question ko is, eto, narinig na natin yung, sabi natin, the highlights of your life. Pero gusto ko namang malaman, ano yung journey behind na pinagdaanan mo before reaching itong successful stage mo? Okay. Yun nga, magandang question yun. Kasi people successful, lahat maayos. Mm-hmm. Di ba? So, I lost a lot of friends along the way. May mga, kahit hindi mo naaway, minsan parang bang may insecurity side. You will lose meeting or attending christening, birthdays, Christmas parties. Marami. Masasacrifice talaga yung life mo as an individual. Meron okay lang naman banggitin. I lost
him. Ayan. Too busy, ganun. Tapos naging parang celebrity status sa city ko. Mm-hmm. Parang hindi siya, ano, hindi siya naging happy about it. Oo. Kasi medyo, ano. So I lost it in 2020. That's why I came home and I met you. Yes. May kumare. Yeah. And, yeah. Ano? You're from Ilocos? Yes. Cagayan. Cagayan. Kababayan. Yeah. Yeah, norte ako. Yeah, no, si mami ko pa, why Ilocos Norte rin. Tsaka Sanchez Mira, Cagayan. Yeah. Last question. Ako ano lang. Sige, ako. Sorry naman. Mayana ako ulit. Oh, mayana kayo. And I mean, can you, parang, anong message mo to those, ano, people who want to succeed in life and who want to venture to any business, not only in food truck. Ako, naniniwala ako na pagka ano yun, what your mind conceived, mangyayari yun. Mm-hmm. Tsaka don't doubt yourself. Alam mo, ang daming nagpipigil sa akin nun na nung una pa lang nagtitinda ako sa likod ng van ko, sasabihin na, hindi ka nahihiya. Ginaganon ako ng mga yun. Tapos yung ex-mother-in-law ko, sinasabi sa akin na, ano, maybe your the best bet is like you earn like $500 a day. Yung ganun laging sinasabi niya sa akin na meron at meron magdi-dishearten sa inyo. Meron yan. Pero huwag kang matakot kung ano mo naiisip mo tapos gagawin mo. All you have to do is your first step. Kasi ano yun, Natatandaan ko nung nag-start ako ng food truck, nung bumili ako ng red notebook. I just bought a red notebook, tapos sinulat ko lahat ng mga plano ko sa ano, nilusunulat ko doon. Anong pangalan ng food truck, anong mga pagkain sa food truck, ano yung mga ayoko. Ayoko ng bedsheet, ayoko ng ganito, mga ganyan-ganyan. Yun lang yung nag-start. I started that ng October. I opened my food truck in May. October 2014, nag-start akong magsulat-sulat ng ideas ko lang habang nag-drive ako. Kung may makita akong tissue dyan, tapos naisip ko, nagda-drive ako, isusulat ko yun. Kasi madaling mawala ang ideas eh. Kunyari malikot ang isip mo, ibubulsa ko yan, tapos sa gabi isusulat ko. Huwag kang magduda sa sarili mo. Pagdududahan ka ng ibang tao, pero huwag mo pagdudahan ng sarili mo. Lagi ko sinasabi yan. Kaya binili yung, mabenta yung story ko sa tao. Kasi when I tell them na huwag niyong pagdududahan yung sarili nyo, I really mean it. I will look straight into your eyes. Na hindi mo pwedeng pagdudahan sa sarili mo kung kasi sino maniniwala sa iyo? 'Di ba? Totoo 'yun, it's a cliche, 'di ba? Pero kung tutuusin, titignan mo, sino nga ba maniniwala sa akin na kaya kong gawin 'to? And at that time, I cannot fail because I just bought a house. 'Di ba? Kaya talaga ginawa ko lahat. Okay, sige. I would like to invite everyone to check out my page. It's called Jeepney Jaytee on Facebook. Jeepney Jaytee Food Truck on Instagram. And The Real Jaytee Palmores. I did two accounts na kasi nahack ako before. I have 250,000 followers. Tapos nahack. Tapos hinihingan ako ng 20,000. So, yeah. And Jeepney Jaytee on TikTok. At saka yung reels ko, masipag ako gumawa ng reels. Especially nag 20.1 million views ako. Ganadong-ganado akong gumawa ng reels. Yeah. And maraming salamat.